Hello guys! Hello, hello! Welcome to our vlogs! Ako po si Lani, isa po akong pharmacy assistant sa isang drugstore dito po sa Palenzuela City! Welcome to our vlogs po! At kanina pong umaga habang ako po ay duty sa butika na aking pinapasukan, isang customer na teenager po ang nagtanong sa akin ng ganito. Kuya, may gamot po ba kayo sa bulati? Kasi 15 years old po ako. Naku, kanina po, may isang bulati na lumabas sa akin. Nakakatakot. Nakakatakot po talaga. Yan po ang kanyang tinuran sa akin kanina sa pagpunta po niya sa butika. At tamang-tama po dahil for today's vlog, sa ating topic po sa araw na ito, let's talk about how to get rid of these parasites. Naku, nakakatakot ha kung isipin mo na may borders ka sa yung tiyan. Sa ating katawan, yes, para sila mapapalaya sa ating sistema. Actually, kada Hulyo po, ang Department of Health ay inugunita ang National Dewarming Month. Kada July po yan, National Dewarming Month. Kaya naman, sa kaakibat po nito yung hinihikayat po nila ang mga tao, hinihikayat po nila tayo na sumailalim sa dewarming o pagpupurga. Nang sa gayon ay mapalayas sa ating katawan ang mga parasites na ito tulad ng bulati. At sa katotohanan naman talaga, may mga programa po ang ating government na maaari po kayo magpa-deworm ng libre sa mga barangay health centers. Kaya naman mabuti po na samantalahin po natin ang mga ganitong opportunity para makaiwas po tayo sa mga sakit. At sa gayon, ang mga parasites, ang mga bulati sa ating tiyan, mapalayas na. Let's go! Pag-usapan po natin ito dito sa Larry Francisco Vlogs. Ang pagkakaroon ng bulati sa ating tiyan ay maaaring maging impeksyon dahil nga mayroong mga bulating parasites na naninirahan sa loob ng ating tiyan o katawan. Kaya naman ang mga nutrisyon na dapat ay natatanggap ng taong kumakain ay napupunta sa mga nakikihalong mga bulati na nasa loob ng ating tiyan. At dahil dito, ang taong hindi nakakatanggap ng tamang nutrisyon ay talaga namang kakikitaan ng kawalan ng kasiglahan ng katawan at nagiging masasakit din dahil nga sa pagkakaroon niya ng mga alaga sa tiyan dahil sinasalanta ng mga parasites na ito ang katawan ng isang tao. At nakaka-alarma pa dahil ang mga parasites na ito ay maaaring maglakbay at maaaring manirahan sa iba pang mga organ na nasa loob ng ating katawan. Diba? Kakatakot. OMG! Kabilang sa mga bulating naninirahan sa ating tiyan ay ang mga tinatawag na ascaris. Ayan, kabilang dito ay ang roundworm o yung bulating pabilog. At nandyan din ang hookworm o yung bulating may kawit. At ang pamilya ni trichuris. Kabilang naman dito ang whipworm o yung bulating latigo. Sila ang mga bulating naninirahan sa ating tiyan. Dewarming para sa mga adults. Ayan, ilaban natin to. Malimit na iniisip natin na ang pagpupurga ay dapat lamang sa mga bata at samantalang ang mga matatanda ay hindi na kailangan nito. Hindi totoo yan. That's not true dahil mahalaga pa rin ang pagpupurga para sa mga tumanda na. At payo ng mga doktor, para sa mga bata at matanda, kailangan na magpurga kada 6 na buwan. At huwag nang mag-alala dahil ang pagkakaroon ng bulati sa tiyan ay isa ng karaniwang problema na may madali at epektibong lunas. Yes, that's right. At kung ikaw ay adult, 15-year-old pataas, maaari kang gumamit ng pampurga katulad ng Antiox tablet. This is 500mg choco flavor and I think this is chewable. So, ang bisa po kapag ang gamot ay tinawag na chewable, dapat nangunguyain dahil ang bisa po ng gamot ay nasa pagnguya. So, hindi po siya lulunukin ng diretso, gunguyain po siya dahil chewable. And I think this